So what's up guys, Ichi Boy, break ilaw na naman nga pala to. So andito na naman tayo sa isang kennel, magka-kennel visit tayo at kennel tour. So ma'am, pakilala po kayo sa mga viewers natin. Hello mga kailaw, my name is Didi Esquera and you're here at Rooftop Bullies. Ma'am, bakit po Rooftop Bullies yung pangalan ng kennel niyo? You will find out, let's go. Let's go guys! So ayun guys, kaya nga Rooftop Bullies kasi andito tayo sa rooftop ni Ma'am Didi. Nandiyan naman guys, ito yung kennel ni Ma'am. So Ma'am, pwede mo po ba kami tour dito sa kennel mo? Saka gusto po namin makilala sa isa yung mga staffs mo kasi ang ganda naman, may kasili po na kami na kasi guys. Okay, yeah sure, come on. Arat na! Arat na! Guys here, ito siya guys, ayun no, ganda rin no. We have Storm by Susan Bait. Bait siya, bait. Yeah. Ah, female to guys, female siya. Ayun ang kulit niya oh. Ang kulit niya guys oh. And here we have, I think some of you have already met. Nine months old, siya ay fit devil. 9 months old guys, pero ayun o, ang liit. Grabe. Mamaya guys, ilalabas natin. Okay, and of course, we have four. Four is 9 months. French, sad, hadin, ano. Yun! Cute guys oh, ayan. And then here we have Big Boss. Si Big Boss is actually anak siya ni Red Bull. He's also 9 months old. Anak po siya ni Red Bull? Yes. Actually ni Red Bull. Siya lang hindi po dito. Nang kay ano, Red Bull ni Sir Lawrence Chua. That's right. Actually, asin siya ng asawa ko, which is my boss. Yun! Ang gaganda na yung stocks. Ang gaganda na yung stocks ni madam. So ito, we have Princess Evie. She's 7 months old. So direct daughter, Jenny. Diba, guys? Yun ang guys oh. Galing, ang ganda. Guys, mamaya, kung para makita nyo ng maganda, mumontage natin. Isa yan, ilalabas natin. And then here we have a female. This is director, her name Crunch. Her name is Lady Boss. Direct daughter ni Crunch. Guys. Import din, import. And then here we have a female. Anak siya ni Dineno, her name is Empress. She's over 1 year old. Ang laki. Ayan o, female to guys, female. Ang laki o. Oh. Grabe. Parang, guys, tignan niyo yung itsura ng mukha. Parang lalaki. Oo, mukha sa lalaki. Mukhang lalaki. Ayan. And then last, we have our backlash. Dito sa loob ng kennel, we have Twilight. She is the direct daughter of Blue Dineno. Ano din siya? 7 months old. Ang late guys, ang late. She's a nano. Ayun. Ang late niya guys. Ano ba siya? Ano pa to guys? Kinukondisyon pa ni Ma'am Didi. Yes. So, Ma'am Didi yung katawan nito guys. So now guys, punta muna tayo sa labas. Meron akong papakilala sa inyo para rin man niya gagawin sa inyo. Let's go guys! Let's go! Google! So here we have Veneno Jr. He is over 1 year old. Clone ni Veneno. That's what they call him in China. Ma'am, kailan po dumating si Veneno Jr.?
Dumating siya noong 2020. Just before the show. Guys, dapat matagal niya kami mag-vlog ni Ma'am Gigi. Ito lang yung iniintay namin. Grabe, oh. Guys, hindi pa condition yan kasi kararating lang. Pinapayat siya. Pero nakita niyo. Saka yung mukha niya, guys, is kamukha talaga siya ni Veneno. Kaya ang tawag po sa kanya sa China, ma'am, is? Clone. Yeah. Yun ang pangalan niya sa China, Clone. Tapos, ma'am, may isa pa tayong hindi napapakilala, ma'am. Baka magsampo yun. Siyempre, guys, support hindi makawala si Uzi. Yes! Ayun, oh. Ma'am, ilang months na po si Uzi? Si Uzi is 2 years old. Ayun. Ano pong bloodline niya, ma'am? Siya ay 3 times Veneno, direct son ni Veneno. Halos po pala, ma'am, lahat dito import, no? Yes, yes. And mostly Veneno bloodline. Ay, silipin si... ano, si Uzi. Hey, boy! Ayan siya, guys. Siya po yung nilaro natin sa show, di ba, ma'am? Yes. Ma'am, may napansin po ako dito sa kennel nyo. Eto po. Ano pong ibig sabihin yan? Saka para saan po yan, ma'am, yung nakasulat na yan? Oh, okay. Kasi kapag nakakailang tayo sa mga medicines na mga bully natin, it's very important na mga vitamins, mga supplements, it's very important na alam natin yung timbang nila. So, ina-update namin siya every month. So, ito yung mga timbang na bullies na nandito. Ayan, guys. We have to have si Benem Jr. Karating lang kasi niya. And then, kapag nagpapainom naman kami, of course, we need to keep track kung ilan na rin napainom namin to make sure na consistent yung pagpapainom. And then, of course, after this, kapag nabura na yan ng mga nagpapainom ng gamot sa mga basic natin, nire-record na namin sila dito. Grabe, guys, ano talaga, yung ginagawa ni ma'am, lahat, nakalista. So, here, guys, we have our grooming section over here. So, dito namin sila sinasabi. Ang ganda. Ma'am, saan niyo po pinagawa yan? Customized na siya nung pinagawa ko yung kennel at nagsama na siya. Ayun. So, and eto guys, yung kennel ni Ma'am Didi. Ayan, so siya, look. Tapos, naka-aircon. Ma'am, yung aircon po nila, lagi po ba siyang bukas? Actually, ngayon, medyo mainit siya, no? Kaya, siguro binuksan ni ate kanina. Sobrang init ngayon. But usually naman kasi since nasa rooftop tayo, lalo na nasa Lipa, Batangas tayo, malamig talaga dito usually sa rooftop. So, bali monitor din po talaga pati yung temperature ng kennel. Yes, yes. Alam na po nila ate yan. And pag hindi sila naka-AC, of course, nakabukas naman ang ating plan. Ayan. Eto guys, tutor ko na rin kayo. Eto. Eto yung mga pang ano nila, panlinis. Ayan. Tapos, mga vitamins siguro to, guys. Sabon, ganyan, o. Tapos, ito yung kennel niya. Ma'am, balita ako, ang gumawa nito ay si Pramil. Of course, si Pramil po ang gumawa ng aming kennel here. Pati yung mga cages natin dito na built-in, siya ang gumawa. Ayun, Pramil, nakakadalawa sa vlog ko, ha? Pero guys, kung makikita nyo naman kasi, ang linis din ang gawa ni Pramil ng mga cage. So, ayun. Ma'am, eto po tanong ko. Dito po tayo sa rooftop. Paano po yung mga poops nila? Saan po yung dumidiretso? Very convenient ang paglilinis natin dito. Although, itong rooftop kasi naman, we never realized na talaga magtatayo kami ng kennel dito. Although, of course, meron tayong kasama dito na constantly talagang nililinis ang kennel natin. So, bali tinatapot nila yan. And then, ini-sprayan siya twice a day. Ini-sprayan ng water and then soap and everything. So, meanwhile. So yun guys, hindi na naman ako nakikita. No? So syempre, iharap ko naman. So ayun, ma'am, kasi dito, naobserbahan ko po dito sa kennel nyo, wala po siyang amoy aso, amoy ihe, amoy poops. So guys, napakabango, saka napakalinis ng kennel ni Ma'am Didi. Kung makikita nyo, ayan, ang linis.
Kasi kanina guys, nung pumunta ako dito, naabutan ko na, naglilinis sila ng kennel. Grabe yung nakita kong paglilinis nila. So araw-araw ko na ganun mga ginagawa. Yes, yes. Araw-araw silang naglilinis dito, lalo na yung brushing. So, at saka wash talaga yung buong floor. They do that twice a day. Ito ma'am, may tatanong po ako sa inyo. Open po ba for public si ang mga study po dito sa rooftop bullies? Yes po, open po sila for start sa public. Si Veneno lang po, medyo may limitation po tayo ng 10 slots only. And then ipo-close lang po namin siya sa public. So ayun guys, kung gusto nyo magtanong kung magkano yung stud fee, saka ano, hindi ko na po sasabihin dito kasi gusto ko i-dumiretso po kayo kay Ma'am Didi. So kung gusto nyo makontakt si Ma'am Didi, dito ko lalagay yung Facebook nyo. Ayan, andyan sa harap na yan. Okay na? So ayan, PPM nyo lang si Ma'am Didi sa ano na yun, sa Facebook na yan. So Ma'am, may isa pa po ba tayong pupuntahan? Meron tayong welding section dito sa dito lang sa Rocky Corner. So ayun guys, punta tayo dun sa welding section ni Mami. Let's go! Hey guys, bago natin puntahan yung welding section, is very important for me, of course, ang rooftop pulley teams. So meron tayo dito ngayon nakasama, which is very very helpful to me. Kasi siya talaga ang nag-aalaga ng mga babies natin. Siya ang katulong kong mag-alaga ng babies. This is Ate. Ate, pakilala kayo. Pakilala ka. Elisa. Ayun. Shout out po kay Ate Elisa. Grabe yung, ano, nakita ko yung kung paano siya maglinis kanina sa kamahal na mahal niya yung mga alaga ni Ma'am Didi. Come on guys, paispok tayo sa welding room natin. Guys, parang ano? Parang clinic. Parang ano, parang sa bed. Parang nasa bed dito. So, ayun ma'am. So for now, wala pa naman tayo kasi in-house breeding. So medyo ginagamit natin siya para mag-accept ng bisita kasi comfortable siya, meron siyang AC dito, meron siyang TV, pwedeng mag-PlayStation. Kompleto guys, kompleto. Oo, tapos... Ma'am, mag-apply na akong welfare nyo. Mag-PPS na lang tayo. Gago! So, naglagay tayo dito ng couch, of course. So, sino yung makakatulong ko? Na kapag once may puppies na tayo, I understand it's a hard work. It's 24/7 process. So, meron tayong couch dito. Ayun. And then, meron tayo dito mga cords, mga stack natin. Ang dami. Mga ginagamit natin. Actually, medyo down na nga kami sa supplies. So, we need to, buy. Ang mga medicines natin nandyan. And then, here we have yung dog foods nila. And dito, minimix yung mga foods nila. And then, nilalabas siya sa kennel. And then, here we have our fridge for their beef. Their raw food. And then here we have our progesterone. Yun, may sarili si mga prog test. Yes. Ayun. Kahit timpangan ng puppies na hindi ko pa nagagamit. Ayun, soon ma'am, soon po magkaka-puppies na tayo. Yes, I hope. And then right behind me, we have the incubator here. So ready na tayo guys. Ready na talaga. Kompleto na sa pang-web si Ma'am Didi. Tapos meron ditong, ayun. Yan, lagay ng puppies. Saka, guys, sobrang linis. Ayun, parang opisina na parang bed. Napakaganda, ma'am, nung, ano nyo, nung welding section nyo. Thank you. We'll be right back.
our handler because very recently, nag-attend kami ng dog show, which is October Best Bully Show, which we have our handler here, Jomar. Hello. Hi, sir. Hello. Idol. Thank you, sir. So sila siya yung nagpanalo kay Uzi ng Best Color Lilac, Best Bloodline Veneno. We have Best Exotic Bully H category. You know. We have Best Exotic Bully Male. And we have Best Exotic Bully. Ang galing! Ang galing! Ang dami naman, ma'am. Hakot! So, sobrang humble po kami, guys. This is our very first dog show na inattendan. And we didn't expect any of this. So, thank you. Ayan. Sir, matagal na po kayo nag-handler sa mga dogs? Actually, first time pa lang po. Nag-aaral pa lang din. First time mong attend ng show. Ayun, dinala kami lahat ni Uzi. Salut po sa inyo. Ang Thank galing. You. Si Uzi. Oh. Uzi! Let's go! So ayun guys, hanggang dito na nga lang yung Kennel tour natin sa Kennel ni Ma'am Didi sa Rooftop Bully. So Ma'am, maraming salamat po kasi pinayagan mo akong mag-Kennel tour dito sa napakaganda mong Kennel. Ako dapat na magpasalamat sa'yo, right? Because kahit baguhan lang kami na pili mo which is we are very thankful and of course you're always welcome here sa Rooftop. Yun know, Ma'am, salamat din po sa napakagandang t-shirt na binigay mo sa akin. So, Ma'am, baka may gusto pa po kayong pasalamat. Right now, I'd like to say shout out to the Rooftop family kasi na talaga yung natulong ko natin kasama ko dito and they're very big help to us. So, shout out to you guys. Shout out sa inyo, guys. So, yun lang, guys. So, please like, comment, subscribe and support the Filipino vloggers. Please subscribe! Yes!